Ikalawang mga hari, kapitlo, 12. Paghahari ni Joas sa Juda. Nang ikapitong taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang kanyang ina ay si Zibiah na taga Beersheba. Sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng paring si Joaida. Gayunman, hindi niya naipag-iba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng hain at magsunog ng insenso doon. Minsan, sinabi ni Joas sa mga pari, "Iponin ninyo sa templo ang salaping ibinayad kaugnay ng mga handog. Ang bayad para sa mga karaniwang handog at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin sa pagpapaayos ng anumang sira sa templo." Ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay wala pang naipapaayos sa templo ng ang mga pari. Kaya ipinatawag ni Haring Joas si Joaida at ang iba pang pari. "Bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo?" tanong niya sa mga ito. "Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salaping para sa pagpapaayos ng templo." Sumangayon naman ang mga pari na hindi na sila tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Kumuha ng kahon ang paring si Joaida at pinutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilalagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. At kapag marami ng laman ang kahon, binibilang ito ng pinakapunong pari at ng kalihim ng pari. Saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos timpangin ang mga salaping na ipon, ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga nagtatapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Ang nalikom na salaping ito ay hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangga ng pilak, mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trompeta o anumang kasangkapangyari sa ginto o pilak. Lahat ng malikom ay binabayad nila sa mga manggagawa at ay binibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pari. Panahong iyon, ang lungsod ng Gat ay sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria. Pagkatapos, tinangka naman niyang salakay ng Jerusalem. Kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nilikom ng mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahiyas na naging mga hari ng Juda, pati na rin ang mga kaloob na kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mga ginto at pilak sa kabang yaman ng templo at ng palasyo at pinadala kay Haring Hazael. Dahil dito, hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem. Ang iba pang mga ginawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo, sa may papuntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si Josachar na anak ni Simeat at si Jozabad na anak ni Somer.
inilibing si Joab sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Humalili sa kanya ang anak niyang si Amazias bilang hari.